Tayo ay dumako sa isang pag-aaral at sa mga oras nito ay nais ko na ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa ating pag-aaral salita ng Diyos sapagkat nais ng Panginoon na ito'y malagay sa puso natin na sa gayon ito ay maging kapakinabangan sa atin. Bigyan po natin ng kahalagahan ang salita ng Diyos sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan, katatagan, katagumpayan sa ating buhay sapagkat nasa salita ng Diyos ang ating pag-asa at pananampalataya natin. Atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan dito sa aklat ng Pilipos 2:12-16. Sabi po dito, kaya nga mga minamahal tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo upang kayo maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayo mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, sa gayon sa araw ni Kristo ay may pagmamalakong hindi nawalan ng kabuluhan ang hirap at pagod ko sa inyo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Hayaan natin na patuloy tayo samahan ng banal na Espiritu sa pag-aaral ito sapagkat alam natin na sa kanya nagmumula ang karunungan at kaalaman upang mahayag sa bawat sa atin kung anong nilalayon ng ating Panginoon sa ating mga buhay at sa mga oras na ipakinggan natin ang salita ng ating Panginoon. At nais ko po na ito ay bigyan ng titulo na bituing may ningning. Di po ba meron tayong mga napanood sa pelikula, yung bituing walang ningning na pinagbidahan ni Sharon Cuneta at ni Cherry Hill. Ano, ito ay isang napagandang istorya sapagkat dumating doon sa panahon na itong si Sharon Cuneta ay nagsabing may ibang maging bituing walang ningning kung ang kapalit naman ito ay ang pag-ibig. Ano? Kaya ipinaubaya niya kay Cherry Hill ang titulo nito na maging isang nagniningning na bituin sapagkat ninais niya na pagkukula ng pagmamahal ang pag-ibig doon sa kanyang minamahal ano po, at isang tabi yung kanyang karir sa pag-awit. At alam naman natin itong mga istorya na ito. Pero ang pag-aaralan po natin ngayon ay itong bituing may ningning sapagkat hindi naman pwede, no? At hindi magandang pagmasdan kung tayo ay magmamasid sa kalawakan at titingnan po natin ang mga bituin tapos wala naman siyang kaningningan at punong-puno ng kadiliman. Hindi po ito isang magandang tanawin para sa atin sapagkat ang nais natin ay makita ang kisla, pagliwanag ng isang bituin sa kalangitan sapagkat ito'y nagbibigay sa atin ng inspirasyon at nagbibigay sa atin ng paghanga doon sa kalawakan na ginawa ng ating Panginoon, nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ayon dito sa ating binasa nito ay pinaalalahana ni Pablo ang mga Kristiyano dito sa Pilipos na maging masunurin, magalang, mapagmahal, gumawa ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos dahil sa ganitong kaparaanan ay may papakita ng bawat mananampalataya ang pagiging tunay na Kristiyano o mananampalataya. At alam naman nating maraming Kristiyano sa kapanahon na natin ngayon ay struggle pagdating sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, lalo na kung tayo ay mayroong mga nakasanayang pamumuhay, dating pamumuhay, nakasanayan natin na ang hirap alisin kapag tayo ay nilagyan ng bago ng ating Panginoon na ito ang dapat niyong gawin, ito ang kalooban ko, samantalang mahabang panahon tayong nasanay na doon sa gawain na kung saan ay hindi natin alam kung saan patungo ang buhay natin o tama ba ang mga desisyon natin sa buhay. Kaya may pito mga paalala ni Pablo sa kanyang mga nabahagi na ng salita ng Diyos na
magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos at huwag silang padaya sa panlilinlang ng mga traditional Christian. No? Marami kasi mga traditional Christian noong panahon na iyon at hinihikayat sila na gawin din ang mga bagay na ginagawa ng mga traditional Christian or tinatawag ng mga Kristiyano, hindi naman masabing Kristiyano eh, no? Kasi isang reliyo ng mga Pariseo, ng mga Saduseo na kung saan ang pamamaraan ng kanilang pananampalataya ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos at hindi naniniwala do sa katuruan ng ating Panginoong Jesus. Ano? Ngayon, nagkaroon ng mga ganoong pananaw sa buhay, hindi nila maalis-alis yung mga tradisyon nila, kaya itong mga na-convert na mga mananampalataya ay hirap sila na alisin ang mga bagay na kung saan ay nakagisna nila sa kanilang buhay. Kaya sabi ni Pablo, ang mga Kristiyano ay dapat nagliliwanag sa madilim na mundong ito para mapansin agad na ikaw ay isang tagasunod o isang mananampalataya o ikaw ay talaga sa Diyos na unang kita pa lamang sa iyo ay nakikita na ang kaningningan ng iyong mukha dahil may glory ni God na mapapansin sa iyo. Ano? Yan po ay katulad noong pakikipag-usap ni Moses doon sa Panginoong Diyos na siya ay umakit doon sa bundok. Ano? At siya ay nakipag-usap doon sa kay Yahweh na ating Panginoon at sa kanyang pagbaba sa mahabang panahon na kanyang pakikipag-usap ay hindi napansin niya na nagdingning ang kanyang mukha, nagliwanag ito at kaya ito'y tinakluban niya. Ano? Sapagkat nakita ng mga tao yung nakasisilaw na liwanag sa kanyang mukha. Ibig sabihin, nag-reflect yung liwanag ng o yung kaningningan ng Diyos dito kay Moses nung siya'y nakikipag-usap sa ating Panginoon. Sa mga tweet ay meron mga pagkakataon na ang mananampalataya ay habang patuloy na nakikipag-usap sa Diyos, patuloy na naglilikod sa Diyos, patuloy na nananalangin sa Diyos at talagang laging malapit sa ating Panginoon ay nagkakaroon ng kapuspusan ng pag-ibig at kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Kaya ang mga Kristiyanong ito ay makikita na nagniningning, nagliliwanag, nag-aapoy ang kanilang paglilingkod. Naway, ganito lahat yung mga ipinapakita ng mga anak ng Diyos. Ano? So, tingnan po natin ayon dito sa ating mga binasa, ano ho, how to become a shining children of God. Ayan, papaano daw tayo magiging isang maningning o maliwanag umikislap na mga anak ng Diyos. Ayan. How to become a shining children of God. So, siguro merong hindi nagsishine. Merong Kristiyano na kung saan ay namumuhay sa kadiliman. Meron bang ganoon, ano? Na sinasabing Kristiyano na pero hindi nakikita sa kanya ang kaningningan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ayon din sa ating binasa sa aklat sa verse 12, kaya nga minamahal tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa rin niyo lalo kayo maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubos sa paggalang at pag-ibig sa Diyos. Okay, paggalang at pag-ibig sa Diyos. So, ibig sabihin, sinasabi ni Pablo na noong tayo magkakasama pa, ipinapakita nyo inyong respeto, ipinapakita nyo yung paggalang ninyo, ipinapakita nyo yung inyong pagmamahal, ipinapakita nyo na, kay, na mahal nyo ang Panginoon at mahal na mahal nyo ang bawat isa. Pero kung kapag ako'y wala na sa inyong tabi, sana ganoon din ang inyong ginagawa. Hindi pwedeng maganda lang ang inyong pinapakita kapag tayo ay magkasama, sabi ni Pablo, pero pag wala na, hindi na tayo magkasama ay nawawala na rin ang inyong respeto sa isa't isa. No? Kaya ganoon din naman tayo. Ano po? Kailangan po na hindi lamang tayo sa loob ng iglesia sumasamba, nananalangin, nagpapakita ng kabutihan, nakabaitan, ng paggalang sa isa't isa, nakabaitan, nakabutihan, at talagang banal na banal tayo dito. Tapos paglabas natin ay hindi natin maipakita
ang kaningningan ng Diyos na kung saan ay pinagkalob sa atin. Kaya number one ay para makita ang kaningningan, kaliwanagan sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, love and respect to God. Ano? Sabi dito, yung paggalang at pag-ibig sa Diyos dapat nakikita sa mga mananampalataya. Ayan. Kung paano ba tayo magmahal? Tayo ba'y nagmamahal lamang dahil may minahal tayo? Kaya sinusuklian natin ang pagmamahal o nagmamahal tayo sa lahat ng tao anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. At tayo ba'y gumagalang sa isa't isa? So, kung ito'y nakikita sa atin, ibig sabihin, yung ating love and respect kay God ay nagre-reflect sa atin, ano? Kung ito'y ipapakita natin sa Diyos, nakakaya din natin ipakita to sa mga kapatiran o sa ibang mga tao na kung saan ay nakakasalamuhan natin sa ating buhay. Napakahalaga sa buhay ng isang tao na mayroong pag-ibig na nagbumula sa ating Panginoon. Kapag ang nakita sa iyo ay pagmamahal, pagmamalasakit, ang nakita sa iyo ay pagtulong, ang nakita sa iyo ay pangunawa, ano? Ay at yung iyong paggalang ay ipinapakita mo lamang na ikaw ay tunay na anak ng Diyos at ang buhay mo ay magliliwanag sa mga taong nakakasalamuha mo. Masasabi ng tao, nakakatuwa naman itong si Brad na ito. Ano? Talagang kitang-kita mo talaga sa kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. So, ibig sabihin, nagliliwanag ka. Ano? Hindi ka isang kadiliman para sa kanila. Tayo ay parang mga bituing nagniningning sa gitna ng kadiliman, kitang-kitang liwanag sa atin sapagkat ang banal na Espiritu, ang pagkilos ng banal na Espiritu ay suma sa atin. Ano po? Ibig sabihin ay madaling makita ng mga tao sa ating buhay ang pagiging tunay na anak ng Diyos sapagkat ang ipinapahayag natin, pinapakita natin sa kanila ay yung kung ano ang Panginoong Diyos. Ano po, ay ganoon din po tayo kung mapagmahal ang Diyos, mapagmahal din tayo, marunong tayong gumalang at magrespeto sa isa't isa. Okay, pangalawa, sabi po dito sa verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Number 2 is doing the will of God. Ayan, kapag tayo ay nakikitaan ng kaningningan at kaliwanagan ng mga tao sa ating paligid dahil sa sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. At malalaman natin ang kalooban ng Diyos dito ayon sa kanyang salita sa banal na kasulatan. Dito natin matatagpuan ang mga dapat nating gawin. Sapagkat ito ay mga utos, sapagkat ito ay mga kapahayagan, ito ay kalooban ng Diyos na nakasaad dito na kung sa kapag binabasa natin ay naunawa natin, nalalaman natin, aba, ito pala ang kalooban ng Diyos. Ito dapat ang ginagawa ko. Ayan, kapag ito'y ginagawa natin, ay pinapakita natin sa mga tao na tayo ay marunong sumunod sa kalooban ng Diyos at ang kalooban ito ng Panginoon na kung saan ay inilalagay sa puso natin ay papapakita na kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang nasa puso natin na kung saan ay binabahagi sa bawat isa. Ano po? Kaya doon sa mga hindi alam, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Ano ba talaga, ano ba yung mga dapat kong gawin? Ngayon, kung ikaw ay nagbubulay-bulay na salita ng Diyos, madali mong malalaman ang kalooban ng Diyos sapagkat ito ipapahayag sa iyo ng banal na Espiritu at ito ipanalangin mo na ito magkaroon ng kaganapan sa iyong buhay. Ayan. Pangatlo, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Okay, number 3, living a cheerful life without complaining. Mamuhay daw tayo ng nasisiyahan tayo sa buhay, meron tayong kaayusan sa ating buhay, meron tayong pagpapakita ng buhay na kung saan ay punong-puno ng kagalakan na kahit meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, dumating man ang tidal eruption, dumating man ang pandemic nito, dumaan man ang mga problema at pagsubok sa ating buhay, ay ipinapakita natin sa tao na hindi tayo natitinag at tayo nakatayo pa rin at talagang nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa anumang ginagawa natin sapagkat alam natin na
walang patutunguhan ang anumang mga pagrereklamo, anumang mga pagdadahilan, anumang mga pagmamaktol, murmuring sa ating buhay kung lagi tayo nagrereklamo, eh ano mangyayari sa buhay natin sapagkat ang buhay natin ay nakasalalay doon sa salita ng ating Panginoon na kung ito'y pangahawakan natin ay mababawasan o mawawala ang anumang mga pagrereklamo natin dahil alam natin ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangailangan at magbibigay sa atin ng katagumpayan sa ating buhay. Sabi ito, gawin nyo ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, pag sinabing lahat ng bagay, ano man nangyayari sa buhay natin, ano yung pinapagawa ng Panginoon, paglilingkod man ito, meron tayong mga talento na pinagkatiwala sa atin, hindi naman pwedeng tayo ay nasa isang ministeryo na pinagkatiwala sa atin, dumating pagsubok sa atin, eh mawawala na tayo sa paglilingkod. At sasabihin natin, ano ba naman to? Napakahirap naman ang buhay nito. Ano ba itong mga taong ito? Hindi man lang maasahan. Ano ba naman itong buhay nito? Lagi nila puro hirap. Ano ba itong bansa na to? Hindi man lang makagawa ng paraan para kami itulungan. Ayan. Pero yung mga hindi nagre-reklamo at patuloy na gumaganap to sa tungkulin, kung saan ay naging responsable sa responsable siya sa mga bagay na dapat niyang gawin para sa kanyang pamilya, para sa iglesia, para sa bansa na ito, kung ito ay mayroong kagalakan sa puso niya na ginagawa ng walang reklamo, ay ipinapakita mo ang iyong kaningningan bilang anak ng Diyos. Ika'y nagliliwanag. Pero kung maririnig sa iyo ay puro reklamo, naku, magdidilim ang paligid mo. So, walang makikitang liwanag sa iyo sapagkat reklamo sa Facebook, reklamo sa pamilya, reklamo sa mga nakikita, no? Konting traffic, reklamo na agad, no? Makakita ng basurang kaunti, reklamo na agad, nakapanood ng TV, nakapanood ng video, reklamo, ano ba naman yan? So, ibig sabihin ay wala tayong lubos na pangunawa sa mga bagay na nakikita natin do sa ating paligid. Kung tayo ay malagi mag-isip ng mga positibong bagay sa buhay natin at sasabihin natin, siguro itong mga taong ito ay nahihirapan na, siguro itong mga nasa gobyerno ito ay hindi na rin alam nila kung ano yung mga dapat gawin, tulungan ko sa panalangin ito, siguro si presidente ay hindi na yata natutulog ito, hirap na ipanalangin ko ito, bigyan siya ng kalakasan ng Panginoon. Yung mga ganoong bagay ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sa buhay natin at may pakikita natin sa mga tao kung positibo tayo sa mga bagay nito na nakikita natin, ipinapahayag natin sa kanila na tayo ay mga nagniningning na anak ng Diyos. Okay, pang-apat, sabi dito sa verse 15, upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama, sa gayon magsisilbi kayo mga ilaw sa kanila. Tulad ng mga bitong nagniningning sa kalangitan. So, alam na pala natin na ang bansa nito, ang mundo nito ay pakaraniwan na lamang ang mga kasalanan na nakikita natin, ang mga baluktot na kaisipan, ang dami mga masasama sa mundong ito. Hindi naman tayo pwedeng makiayon sa kanila or maaring maraming mga tao ang na ayon doon, hindi naman tayo pwede umayon kahit yun ay baluktot o hindi naman yun ang kalooban ng Panginoon. Kahit tayo ay iilan na lamang na gumagawa ng kabutihan sa mundong ito, ipagpatuloy natin ito. Sapagkat, kung titignan man natin ang kalawakan, di po ba, mas malawak ang kadiliman kaysa sa mga nagniningning na bituin. So, ibig sabihin, yung mga nagniningning na yon, sila yung mga nasa katwiran, namumuhay sa katwiran ng Diyos. Number 4, be righteous as children of God. Hindi pwedeng lagi tayong sasang-ayon doon sa kung saan ay alam naman natin na mali, alam naman natin na mapapahamak ang buhay natin, eh doon pa tayo sasama, di ba?
Matuto tayong mga tuwiran sa kanila na masabi natin hindi yan ang kalooban ng Diyos. E, ganito tayo dapat mamuhay. Ganito tayo dapat, dapat tayuan natin ang pagiging anak ng Diyos. Hindi tayo pwede maging compromising Christian na kung saan ay, sige na nga, sulod na nga ako, diyan kayo masaya. Sige na nga, titigil na ako sa pagsamba kung ayaw nyo. Diba? Ipaglaban natin ang katwiran ng Diyos, ipaglaban natin ang tama, ipaglaban natin ang katotohanan. Hindi po tayo pwedeng makiayon do sa kasalanan ng mga tao. Yung sinasang-ayunan natin, yung mga kahit ang anak natin, no, kahit mali, sinasang-ayunan pa natin. No, hindi pwedeng ganoon tayo dahil kapamilya natin ito, dahil kapatid natin ito, isasang-ayunan natin yung mga mali. Dapat ipaalam natin sa kanila na mali yung ginagawa mo. Ayun, konsentidor. Hindi po tayo konsentidor. Ano? Doon sa mali na ginagawa ng iba. So, ipakita natin na tayo ay namumuhay sa katwiran, doon sa tama, sa katotohanan. Amen po ba? Okay, so yun po yung number 4. Be righteous. Pag sinabing righteous, nasa tama tayo lagi. Diyan tayo magpapakita ng tinatawag na bituing nagniningning sa kalangitan. O nagniningning sa kadiliman. Di po ba? Pagka meron kang nakita isang maliwanag na ilaw, yun ay napapansin agad. Hindi mo napapansin yung dilim. Ang napapansin mo ay yung liwanag. Ganoon din yung mga namumuhay sa katwiran. Di po ba? Tingnan niyo yung mga politiko na nakikipaglaban sa tama, di ba? Di ba hinahangaan sila ng mga tao? Yan ang gusto kong mayor, yan ang gusto kong governor, yan ang gusto kong senador, yan ang gusto kong congressman. Kasi magaling at talagang ipinaglalaban ang katwiran. Kahit ang laki ng kalaban, kahit ang daming kalaban, basta naninindigan siya sa tama. So, siya ay napapansin ng mga tao kapag siya ay nagpapakita ng tama, tamang katwiran. Di po ba? Kaya tayong mga mananampalataya, ipakita natin na kaya natin mamuhay sa kalooban ng Panginoon at sa katwiran ng Diyos. Panglima, sabi po din sa verse 16, habang ipinapahay niyo ang salita nagbibigay buhay, sa gayon sa araw ni Kristo ay may pagmamalaki kong hindi nawalan na kabuluhan ang manghihirap at pagod ko sa inyo. Ayan, pinapahay ang salita ng buhay. Number 5 is sharing the word of life or the word of God. You know? Sinabi kasi dito, ipinapahay niyo ang salitang nagbibigay buhay. So, ibig sabihin, ang ibinabahagi natin sa kanila ay yung salita na kung saan ay mabubuhay ang tao na ito mula sa kamatayang espiritual. Mabubuhay yung kanyang espiritual. Kaya yung mga mananampalataya na kung saan ay talagang nagsisikap na maibahagi ang salita ng Diyos, yung nagsisikap na kahit ano mangyari ay kailangan maibahagi ko ito sa mga taong nadidimlan, sa mga taong natutulog o patay ang espiritual, sa mga taong namumuhay sa kasalanan, ay napakahalaga nito sa atin. Ang mga anak ng Diyos dapat nagbabahagi, ipinapakita niya na siya ay nakatanggap din ng word of life at ito'y ibinabahagi sa mga taong mahal niya sa buhay. Kaya sabi nito sa gayon sa araw ni Kristo, may pagmamalaki. No? Na tayo ay tinuruan ng Diyos, mahabang panahon na kung saan tayo ay tinuruan sa salita ng Diyos. Si nanay at talagang pinagbasa ng Bible at itinuruan ng mga tama at makatotohanang pagkain na nagbibigay buhay sa atin, ang salita ng Diyos, huwag po natin na hayaan na mawala ng kabuluhan ang mga bagay nito na kung saan itinanggap natin sa mga taong nangangaral sa atin. Tayong lahat na mananampalataya, tayong nagsasabing mga anak ng Diyos ay dapat marunong
magbahagi ng salitang magbibigay ng buhay, pananampalataya ng buhay sa kanilang pamumuhay na kung saan ay mamumuhay ay sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay mabisa, ito ay buhay at talagang nagbibigay sa atin ng pagbabago ng ating buhay. Kapag ito'y ibinahagi natin sa iba, ibig sabihin, hindi nawala ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Diba? Eh merong mga Kristiyano, 20 taon mo nang inaaralan, hanggang ngayon hindi pa makapagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi na nga makapagbahagi, puro reklamo pa maririnig mo. Hindi na nga nakakatulong sa church, minsan sinisiraan pa si pastor. Hindi na nga nakakapagbahagi ng salita ng Diyos, lagi pang absent, lagi pang sakit ng ulo. No? Eh wag po tayong ganoon kung tayo napakatagal na pinagsisikapan ng ating mga tagapanguna na kung saan ay sinanay at talagang tinuruan para makapangaral kayo, para makapagbahagi kayo ng salita magbibigay ng buhay, eh hayaan naman natin na gamitin natin ang buhay natin, lalong-lalo na sa huling panahon na ito, ay magpagamit tayo sa Panginoon. Tayo ay maging isang maningning na anak ng Diyos, yung kumikislap, nagliliwanag, nagdiningas o nag-aapoy sa paggawa ng kabutihan at nagpapakita ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Sapagkat kung pinapahalagahan natin ang lahat ng salita ng Diyos na tinanggap natin, narinig natin, nanampalataya tayo, at sinikap natin na mabago ang buhay natin, sinikap natin na mamuhay ay sa kalooban ng Panginoon, sinikap natin na magmahal at tumulong, sinikap natin na ang buhay natin ay mamuhay ng walang pagrereklamo, o sinikap natin ang buhay natin na saan ay namuhay ng tama sa katotohanan at nagkaroon tayo ng righteous living. Ibig sabihin, kapatid, ikaw ay isang anak ng Diyos na nagbiningning dito sa makasalanang mundo nito. Kitang-kita na nagliliwanag ka sa karamihan. Sapagkat ipinakita mo lamang na ang mga bagay nito ay ginagawa mo sapagkat ninanais mo na ang layunin ng Diyos sa iyong buhay ay maranasan mo. Kapatid, tayo ay mga solusyon sa mundong ito. Tayo ang living Bible sa mundong ito. Tayo ang magpapakita ng kung ano yung mga dapat gawin ng mga taong nakakakita sa atin, sumusunod sa atin o tinuturuan natin. Huwag nating hayaan na ang ating buhay pananampalataya ay magkaroon ng kadiliman na hindi mapansin na tayo ay Kristiyano pala, hindi napapansin ng iba na ang tagal na kayo magkasama, hindi alam na ikaw ay isang mananampalataya. Bakit? Sapagkat maaring ang ginagawa ng hindi mananampalataya ay ginagawa mo din. So hindi pwedeng ganoon. Kung tayo ay mga pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos, ay huwag po nating hayaan na tayo makiayon pa sa mundong ito. Huwag na tayong gumaya, talikuran na natin ang mga gawang masama o baluktot o hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Diba sabi nga sa 2 Corinthians 5:17 na ang sino man nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao sapagkat siya'y bago na. So ibig sabihin, iniiwanan, kinakalimutan ang dating buhay na kung saan ay pamumuhay sa kasalanan at tayo ay mamumuhay ayon sa katwiran ng Diyos sa pag-ibig ng ating Panginoon at sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat dinanais ng talata na ito na ipakita sa atin kung ano talaga ang nararapat gawin ng isang mananampalataya upang mapansin ng mga tao na tayo'y mga tunay na anak ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon na wapoy nakatulong sa atin ang pag-aaral ito at maipakita natin simula ngayon
sa pakikisalamuhan natin sa mga tao sa paligid natin, makita ang liwanag na nagdidinig sa buhay natin. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na kusang ipinagkaloob mo sa amin, na kusaan ay alam namin na makapagbibigay sa amin ng pagnanais na may saayos ang aming buhay kung meron mang kamalian o meron mang mga bagay na kusaan ay hindi namin may pakita, pagiging tunay na mananampalataya, pagiging tunay na anak ng Diyos. Hayaan po, Panginoon, na hindi po namin makalimutan na kami po ay kailangan magpakita ng aming pagmamahal, ng aming pagmamalasakit. Magpakita kami, Panginoon, ng pagnanais na makasunod sa iyong kalooban. Makapagpakita kami, Panginoon, na kami namumuhay sa katwiran, na kami, Panginoon, dumating man ang mga marami problema sa buhay namin, pagsubok, kami ay hindi po natitinag at naipapakita pa rin namin ang pagiging isang tunay na mananampalataya na kung saan ay merong katatagan, kapayapan, kagalakan sa aming buhay. At salamat po, Panginoon, dahil ipinaalala mo pa muli sa amin na kami ay dapat na nagpapakita po na marunong kaming magbahagi ng salita na nagbibigay ng buhay sa mga tao. Huwag po namin sayangin ang mga panahon, ang mga pagkakataon na makapagbahagi, sapagkat maraming mga madadaling kaparaanan upang ito'y may magawa namin, sapagkat alam namin na kung kami ay nagnanais na ito'y may bahagi, ay makagawa po kami ng paraan. At kung kami ay laging nakikipagdiig sa iyong banal na presensya, sa iyong salita at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay may papahayag namin sa aming buhay at magbibigyan mo kami ng kalakasan na ito ay maipahayag sa bawat isa. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo kami pagliwanagin, pagningningin, pag-apoy sa aming paglilingkod at magpakita ng liwanag sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapurihan, karangalan, kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen at amen.